Hello, Crowalas! Mabuhay! This is Geisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan, subscriber and returning viewers, thank you so much sa support. Almost 7,000 subscriber na po tayo. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Intro! Pasok! Hola, hola, El Salvador! Ayan, I'm so excited talaga. Ito na po ang day 5 ng aking pagkocover sa Miss Universe 2023. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga dark horse na naglulutangan nung dumating na sila sa El Salvador. At talagang nang papansin ang mga dark horses na ito. And hopefully mapansin din nyo siya kasi ako napansin ko sila na mag-shine bright like, at diamond din talaga sila sa semi-final at talagang watch out sa kanila. Meron akong 6 dark horse ng bonggang-bongga. So, hopefully, lahat sila makakapasok. Ayun talaga, no? Malakas to eh. Malakas yung mga dark horses ko na to. And hopefully, maka-eksena sila sa competition. At umpisa natin kay Miss Albania, Indy Dimneri. Talaga lang naman, pasabog din tong si Albania. To be honest, hindi ko nakita yung pa-fishnet niya. Pa-fishnet niya nung mga na last kahapon nung fishnet of the day. Kasi battle of the fishnet talaga kahapon yung mga eksena. Ang bongga ng kanyang pa-fishnet ni Albania. Kumakabog din talaga ta. At lagi talaga siyang pasok sa mga when it comes talaga sa OOTD. At hindi lang yan, panalo sa botohan, panalo ang kanyang communication skills. Kanya lang yung advocacy nito medyo tagilid. Pero still, ako makabog talaga siya sa eksena at may chance talaga siyang makapasok as a semi-finalist dito sa Miss Universe 2023. Next na pag-uusapan natin ay si Miss Namibia, si Jamila Yuras. Hindi ko mag-get yung hindi ko mabanggit yung apelyido. Si Jamila na lang ng Namibia. Si Jamila na ang bongga ng voice for change. For me, isa siya sa top 3 beautiful voice for change talaga. Nakaka-touch. Talagang may gawa ang kanyang voice for change. Hindi lang kuda-kuda. Bongga yon. At talagang ang ganda. Pumapalo din siya sa kompetisyon at talagang napapansin talaga siya ng mga hindi lang mga friends, hindi lang mga vlogger kundi yung mga Jamaican din kasi when it comes na isinisigaw yung Namibia, marami ding sumisigaw. Hindi yun nabibili. mamumulubi ka pag kumuha kang taga-sigaw mo, 'di ba? O bayaran kita, sumigaw ka sa akin doon. Walang ganon. Siyempre, kailangan mo earn ang respect ng isang El Salvadorian para para sumigawan ka at alam mong kumakabog ka. I know na si Namibia is one of the dark horses dito sa Miss Universe 2023. Next, Singapore, Priyanka Anuncia. Oh, di ba? Grabe talaga. When it comes sa beauty, kakaiba siya. Mukhang hindi siya Singaporean kasi may lahi siya talaga. Obviously din naman. May lahi siya na Indian, chuchu or whatsoever. Yung beauty niya is very striking. Kakaiba. Parang yung kabatch ni Beatrice Luigi Gomez, yung short hair. Ganon din yung beauty niya. Di ba kumabog yun? Nagpadala uli sila ng pangabog uli. And take note, ang ganda ng kanyang advocacy about human rights at talagang ang bigat-bigat ng kanyang advocacy. Mahirap yun panindigan yung mga ganyang advocacy kasi ang bigat. Tapos ang ganda pa ng mga communication skills niya, talagang pak kanon. Kaya niyang patumbahin yung mga
frontrunner na to para lang sa kanyang communication skills. Kaya isa talaga siya sa mga dark horse na inaabangan ko na makapasok sa semifinal. Next, ito talaga hindi ko inaasahan. Nung isang araw, wala, nasa prediction ko naman siya, pero hindi ganun kakabog. Pero ngayon, pang top 5 na talaga ang eksena ng dark horse na ito, South Africa. Grabe, si Brioni Natalie Govinder. Grabe, grabe talaga yung mga pa-eksena niya. Ang ganda din ng mga pa-OOTD niya na. Ang ganda ng mga, ano ba tawag doon, hair and makeup styling. Ang payat na niya. Kasi nung Miss South Africa, medyo voluptuous pa siya. Medyo plus size siya, mga ganong level. Pero ngayon, ang payat niya na. Tapos, very welcoming. Ang mukha niya ay very beautiful. Talagang laban na laban at nag-iisang Africa na nang nag-shine right like a diamond na hindi sinasadya. Knowing na South Africa talaga when it comes sa communication skills, kayang pangsasampalin lahat ng mga frontrunners when it comes sa kudaan. ganun yung level ng South Africa, ganun yung level na pinapadala ng South Africa. At yun talaga sila eh. Doon sila magaling, doon sila expert. Tingnan mo naman, Demi-Lay ni Peter, Zuzi Binitun, si hindi lang yan, sila Natalie, sino pa nga yung isa? Sino ba yung isa? Yung nakatalo kay Brioni, nakalimutan ko tuloy. Yung kabatch ni Brioni, nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya. At isa pa sa mga matatalinong South African. Obviously, lahat naman ng mga South Africa, diba? Yung second runner-up ng kay Beatrice Luigi Gomez na naging Miss Supranational, bongga din yung sa talino. May kaartihan nga lang ng bonggang-bongga. Tapos si... yung kabatch ni Catriona, grabe din yun. Doktora na siya ngayon, kaya... Wala talagang tapo when it comes sa communication skills at pa-advocacy ang South Africa. Talagang, yun talaga ang una nilang chinicheck para kumabog sa competition. South Africa, Brioni Natalie Govinder. After guys, kay Albania, Namibia, Singapore, and South Africa, ito din yung isang nakikita ko na kakabog sa competition. Australia, Moriah Wilson. Oh, di ba? Grabe, nung wala pa sila doon sa El Salvador, talagang parang wala namang pumapansin kay Australia. Parang dead malan siya. Pero nung dumating sa El Salvador, pasabog yung lola mo. Apakaganda, apakasexy. Take note! Ang ganda ng communication skills. Ang kanyang advocacy is all about sports. At talaga lang naman, pak-na-pak din talaga. At nakikipag-bardagulan din talaga. Hindi lang sa mga Latina, sa lahat talaga. Talagang possible talaga na makakapasok din sila as a semifinalist. Si Moriah Wilson. Talagang every time na lumalabas siya, akala mo frontrunner din yung vibe niya. Mga ganun. Pero dahil nga hindi siya napag-uusapan ng mga sa before, kaya medyo sa dark horse side siya ngayon. But still, I think Australia will be one of the best dark horse dito sa competition sa Miss Universe 2023. At mukhang kakabog talaga siya semi-finalist. At ito na ang last na feeling ko dark horse talaga ng bonggang-bongga. At ngayon niya pinatunayan yung worst niya. Miss Indonesia, si Fabian. Ang dami niya napatunayan. Bongga ang communication skills. Bongga ang kanyang pa-advocacy. Ang voice for change niya ba isa sa mga the best na voice for change. At talagang nalulungkot ako sa part na hindi siya sinuportahan ng organization. Although may nag-support naman sa kanyang mga private, ano ba tawag doon? Non-government, pati government sinusupport niya. Pero yung organization na Miss Universe Indonesia, hindi siya sinuport. Talagang sinolo niya talaga ang laban dito. Talagang pak na pak, talagang kinarga niya sa kanyang balikat lahat. Makapag-compete lang siya sa Miss Universe. Kahit medyo maliit siya, kumakabog siya. At take note ha, siya lang ang Miss Indonesia ang hindi nahulma sa hulmahan ng mga mangga. Pero bongga, I love Fabian, yung the way na pag-atake niya sa Miss Universe na hindi pa epal pero napapansin. O, diba? At
I'm sure makikita ng Miss Universe yung effort niya, makikita ng Miss Universe yung dedication niya para mag-compete dito sa Miss Universe. Kaya isa talaga siya sa mga dark horse na napipili ko ng bonggang-bongga. Talagang hindi pwedeng wala siya dito sa aking listahan. Kaya guys, kayo, sino ang sa mga nabanggit ko para sa inyo, sino yung mga possible dark horse or makakapasok ba itong lahat? Lahat-lahat ng ito sa competition. Pero, ano ba tawag dito? Or, ang mga frontrunner ba rin talaga ang mag-dominate na semifinalist sa Miss Universe? Comment down below lang kayo ng bonggang-bongga. At kailangan magbigay din kayo ng inyong top 3 or top 5 na dark horse na possibly sa hindi ano ha front runner na posibleng makapasok sa semifinals ng Miss Universe. There you go guys, maraming salamat. This has been Gazel Ortega, hanggang sa muli po, paalam.